ngayong umaga, papakita ko sa inyo paano kinakalas yung ating converted na armscore, converted na 2PCP na CO2 na armscore airgun. Papakita ko sa inyo kung paano siya kinakalas kapag converted na. Kasi po, yung ibang mga threaded na armscore ay hindi na po siya nakakalas papunta doon sa dulo. Kaya nga po yun ang isa nga sa gagawin ko ng paraan para po pwede tayo magkalas papunta rin sa harap. Kaya po ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya kinakalas para i-repair yung discharge valve at assembly. So ito po siya. Medyo pagpasensyahin nyo na lang yung aking screen, medyo malayo. So papakita ko na lang po, ididikit ko pakonti-konti yung ating yan siya. Ito yung so yan yun, ito yung ating armscore na ilagay. Una, tatanggalin muna natin yung mga assembly dito, yung spring ng trigger, then yung trigger nyo mismo, and then ito, itong trigger mechanism housing. Pag tinanggal yan, ano yan, tatalsik to kasi may spring yung hammer. Ayan. Then, unti-unti yung pakakawalan niya. Yan. So, ito na yung maganda pa yung spring niya. Mahaba at saka tuwid pa. So, hindi siya kailangan palitan. So, malakas siya. Make sure lang na wala ng hangin. Tapos ito, dito, kakalasin natin ito. Kasi dito na tayo sa magkakalas sa housing. Ngayon, kung may tira yung konting hangin, pag yan nakalas nyo ng ganyan, lumabas yung o-ring, sisingaw na po yun. So, hindi siya delikado kasi malaki pa yung thread na natitira. Lalabas lang po dyan yung hangin, then stop nyo muna yung pagkalas. Ayan o, haba ng thread niya. Ayan. So, yung doon sa loob, luluwagan natin yan. Medyo ano yung pagluwag niya kasi mahigpit talaga ito eh. Ito po kasi yung problema nito, singaw siya sa discharge valve. I-check na rin natin yung housing niya kung palitin na yung o-ring niya. Meron tayo yung special tool na pang bukas sa kanya kasi since malapad na ano to. Pero kapain natin kung nasaan yung ano. So medyo mahigpit siya, lalagay ko sa gato to para mabuksan natin. So dapat po yun talaga mahigpit, di kaya lang pag nalungan natin ng konti, huwag natin ididiretso kasi dito siya pinapalabas sa likod. Kaya nga po gagawa natin ang paraan yan na po pwede siyang dito kalasin papunta sa harap. Hindi po siya kasi makakalabas dahil sa thread. Sisira yung o-ring niya sa pagpasok. So, tatanggalin na natin ito. Ibabaw. Isin na natin siya. So, ayan. Nabunot na siya. So dito, check na rin natin yung o-ring niya habang kinakalas natin yan para malaman natin yung mga papalitan. Ito na siya bunutin. So ganoon na natin ito. So, matigas. Kailangan niya nakagato rin. Nakalas na natin. Kailangan natin bunutin ang maayos itong yung pipe na nakalagay dito. Mas maganda, alisin muna natin yung o-ring niya. Ayan.
Papalitan na rin natin yan. Dalawang o-ring yan eh. Pero pa isa. Nakalusog na yung isa. So yan, nabunot na. Nabunot na siya dito yan. Ito po yung transfer port. Yan, then alisin natin itong yung hammer niya, ilalabas natin. Ito na po yung hammer. Since parang matagal na siyang hindi nakalas, medyo frozen siya doon sa lugar na yun. So, yan. Yan. Ayan, inspect nyo yung ito, rubber part yan, yan yung nagsisil. Pag ano dito ng hangin, dapat hanggang dito na siya, hindi siya pwedeng lulusot. Ayan, check it. Good. Since good pa naman siya, dyan muna siya kasi malaking o-ring po yan. Ayan. So, i-check natin tong discharge valve. Kung good pa siya. May ano na yung firing pin niya. Medyo lumaki na. So, doon natin pilitin pumasok na gano'n. Dapat kamay lang talaga. Ayan, since busagsag na yung dulo sa lakas, kapapalo ng hammer, iyaan na natin to. So, ayan na. Kinikil ko ng konti para mawala yung lapad. Ayan o, tinan nyo. Maalwa na siyang ayun. Tingnan natin kung okay sa kanya yung bago. Bago na nga. Ayan, so sakto-sakto. Titingnan natin kung yung pinakalabi niya ay magkasing haba naman siya. Ito po ay bago. Shoutout nga pala kay Sir Tanudra. Tinitingnan ko lang kung hindi siya papatong sa tension. So, okay na siya. Ibabalik natin. Yan. O, medyo malayo. Maiksi kasi yung dati. Kunti lang naman.
Kaya lang sobrang higpit siya. Sobrang higpit. So magbabawas tayo ng spring. Buwasan natin ito. So yan, binawasan natin ang ilang strand. Pasok na natin siya ulit. So yan, tama-tama na. Pero mahigpit pa rin. So yan, okay siya. Pero before that, isara natin. Bago natin siya isara, kailangan bigyan natin ng grasa. So, ayan na siya. May grasa siya. May ipo naman niya sa loob. So, ayan siya. Oops. Nalimutan ko mag-explain siya. So dito, bago natin ipasok yan, yan, so nakikita niya maliit yung butas, palalakihin natin yan. So ayan, umilit siya, umilit. Umilit, kasi ito sa pagkakabutas. Make sure na malinis to kasi kakalang yung pagkayan ay kumalang sa discharge valve, magkakaroon na singaw kasi papasok siya sa industrial plastic. Kaya kailangan malinis talaga yan. Palamigin pa natin, sandali, at para malinis natin maigi. Nag-ipang ko kasi wala akong kompresor. Pag-ihip sa kanya. Pa-plano ko na gumawa ng kompresor na maliit. Meron naman akong tanke dyan para pang-buga-buga. Lagi ko siya sa tangke. Ito ang natin, ang 1,000 PSI. Ngayon, bubuhin na natin. Hindi natin yung spring. Ayan, then. So, ayan na. Pagmasain natin siya, lalagyan natin siya ng grasa. Yan. Pagpapasok para hindi siya madadamage. Maraming grasa. Pasok na natin siya.
lalagyan natin sa mga butas-butas. Yan. So, maluwag naman siya, napapasok. Yan. Make sure nakatapat yung mga butas, ha. Kasi dyan sa tatapat dapat. Tulak natin. So ayan, matapat na siya. At pasok na siya hanggang dito. So ngayon, pwede natin unahin ilagay ito. Yung pin niya sa ilalim. Yung dito inilalagay yung bat. At tingnan lang natin. Yung mas magandang thread ay ilalagay nyo dito kasi discharge valve dito. Tapos dito, dito umaasa yung ano, yung tibay. Yung tibay ng ating tinanggi natin ito. Yan. Pero dati nakapasok sa kanya ito. So ayan, ipitan natin. Maghihilaan kasi sila dyan nung ano, yung lock ng bat. Yan. Tamang higpit lang kasi 6mm lang yan. Ngayon, since okay na siya, kagaya ng una natin, ano, isusunod natin itong kanyang hammer. Then, ilagay na natin itong yung kasahan niya. Ayan, konting higpit lang yan. So ayan, nagpa-function na siya. Ayan, kaya maririnig nyo, kumaangat na siya. And then next, yung ating transfer port, yung tube, yan. Kung merong konting deformation, iaayos lang natin. So yan, bilog na ulit. Papasok natin siya dito. So yan, pasok na siya. Then yung isang o-ring, papalitan natin. Thank you.
medyo malaki. Ano tayo malaki. Pwede na natin ipatong ito. Since ito lang yung humahawak ng ating discharge valve at saka yung tornilyo dito, make sure itong tornilyo niya hindi loose thread. Hindi loose thread ah. Para mas matibay, sigurado tayo. And then after nun, ipitin natin ulit sa gatil ito, then maghihigpit tayo nung ating ano, para mag-seal siya dito. Hindi dadaan yung hangin sa housing. Since mahigpit na, yun po kasing cup na ito, yan din yung nagsisil ng ating air gun, yung ating discharge valve, para discharge valve housing. Pinipress niya yung rubber para lumubo, papunta sa tabi. Ganun, para hindi siya lulusot sa mga sides. Pasok na natin ito. Make sure na hindi makukulubot yung ano ha, yung spring. Yan. Ayan yan. So, okay na siya. Lalak na natin. Na siya. And then i-assemble na natin yung kanyang discharge ay yung kanyang trigger mechanism. Masyadong mahaba itong spring, masyadong matigas. So, babawasan natin siya.
So ayan, buo na siya. Dito rin po kasi nakalagay yung mga parts. Ayan. So lahat po yan nakalagay dyan. Kaya dito walang napapalitan na parts. Kasi itong kailan siya assembly, kukunin lang yung ano yung kailangan na part niya, then ibabalik ulit sa box. So dito na, lagyan natin ng konting grease. Ayan, so ibabalik na natin ito para maikakasa natin, matesting na natin. Parang may problema siya sa kanyang mekanism. Kaya pala hindi siya mahila. So, yun. Yan. So, maluwa naman pala siya kasa. Yun. So, ngayon siya. So, yan.
maganda yung kanyang mechanism. At yan. So ngayon, since napalitan na natin yung firing pin, then yung ilang ano na repair natin, ito na yung dulo para sure tayo na mahigpit siya. Ginagato ko po ito para dapat na dapat. Inihano ko lang muna yung mga o-ring niya makapasok doon sa sentro para wala talaga sino. Tihipit lang naman yung nadagdag para po hindi mahirapan yung tornillo sa pag press. Ngayon, kakabit na natin to. Lagyan natin ng grease yung o-ring. Ayan, okay na yun. Dikit kamay lang. So ngayon, testing time na. Te-testingin na natin siya. Kung wala siyang sigaw, ilagay na rin kaya natin to. Ilalagay na rin natin. Ilalagay na rin natin itong kanyang barrel para pag nag-testing tayo, magtutok natin siya.
So ayan siya, hubungan na natin. Bigyan natin siya ng hangin. So ayan na siya, buo na. Titestigin natin si putok siya. Baka kasi may pellet siya kaya dito muna. O yun, napakalakas. Ayan siya oh. O, napakalakas niya, halos umaatras siya. Napakalakas nung air gun na to. Dahil nga, eastern bird na siya. Iti-test fan natin to kung sakali. Kasi wala po tayong ano eh. Wala po tayong bat. So, okay na siya. At maraming salamat po sa inyong lahat. Pinakita ko sa inyo kung paano ayusin itong arms ko na converted to PCP at bumubuo po yan. Wala po tayong tinago kung anong mga pinalitan, ginawa sa kanya. Talagang ang aim ko po is matuto kayo gumawa ng ganito. Kahit yun sa inyong mga sarili-sarili. Diyan nga po, at around 1000 PSI na laman ng input, ganun siya kalakas pumutok. So talagang hindi kayo mapipitin. Yan. So talagang iba. Napakalakas niya. So PCP talaga siya. So ganito na lang. Maraming salamat po sa inyong salamat sa inyong panonood. Shoutout kay Sir Tanudra, kay Sir Santander, at doon sa iba pa nating sumusuporta sa atin na tumatangkilik ng mga gawa natin. Sana po hindi kayo magsawang manood ng videos ko at patuloy po tayong magtuturo. Ang hindi ko lang po maituturo sa inyo na talagang ano is yung paggawa ng mga PCP kasi technically ano na po yun. Hindi naman po tayo gusto kong maituro sa inyo itong mga ganito, itong mga ginagawa natin na converted to PCP, CO2, from CO2 to PCP. Kung gusto kong matutunan nyo, pero hindi na po yung PCP pa.
ano na po yun, advance na po yun. Maraming salamat po sa inyo lahat.